Good day sa inyo mga kaprinting. Meron akong nadiskubre na paraan para makapagpid ng makapal na papel dito sa L120 or sa L121. Halos parehas lang po sila ng feeder. Makakapag-print ka ng 250 GSM na hindi masisira yung ano mo. Mas safe siya kaysa dun sa mga tulak system o tope system. Mas safe siya na mapid dito sa L121 na hindi masisira yung ating feeder o sasabit sa printer head. So kung nagsisimula pa lang po tayo sa printing at yung budget po natin ay medyo maliit lang at ang kaya nating bilhin ay yung Epson L120 or Epson L121 na yung pinaka mura na pwedeng gamitin sa digital printing. So ituro ko po kung paano mag-feed na halimbawa po yung calling card. So yung ano natin, yung resetter, ayun ang gagamitin natin na ano na paraan para makapag-feed. Pwede nyo rin po itong gamitin na pang-reset ng waste pad nyo. Ilalagay ko na lang po sa description yung download link. Pakitingnan na lang po yung description. At pakitingnan nyo na rin po yung mga Shopee link na ilalagay ko kung mga ano lang po tips kung saan po tayo makakabili ng original ink, ng replacement ink tulad ng Kuyi at Hansol at iba pang mga pwede nyong gamitin sa digital printing, ilalagay ko po sa description ng video na to. So ilagay na natin yung bond paper A4 size. Kasi A4 size yung 250 GSM ko. Ilagay, buksan ko lang tong cover. Then pipindutin ko yung paper feed dun sa resetter. So mag-start na po tayo. Nandito po tayo ngayon sa desktop computer. Bali open po natin yung adjustment program. Ayan. Ito po yung ano, mas latest po ito na adjustment program sa video na in-upload ko dati na kailangan pa ng serial number. Ito ay hindi na. So, click natin yung particular adjustment mode. Then, dito sa may ink charge. Yan. Okay natin. Yan. Then, so ilagay na natin yung bond paper. Ayan. Ayan. Pipindutin ko yung paper feed. Then pagkatapos nyan na napindot natin yung paper feed, ilalagay na natin, so balik ako dito sa printer, ilalagay na natin yung 250 GSM na yan, 250 GSM. Ayan, ito po. So ito na isa, lagay natin. Medyo itutulak natin ng sagad. Ayan, ayan, sumagad na. Sagad na siya. Check nyo maigi kung makasagad yung paper. Then, ipiprint na natin yung calling card natin dun sa Photoshop. O kaya kung saan software nyo ginawa. Kung sa Illustrator or kahit sa Microsoft Word. So, ipiprint na po natin. Naka-ready na yung aking calling card. Ayan. Naka-ready na. Print. So, naka-bypass yung pwede kong i-print dito sa Epson L110. Naka-bypass kasi na siya yung driver niya. Bali, pag nag-print to dun sa L120. Pero yung driver na naka-install, L110.
Kasi yung L110 merong option ng glossy tsaka matte. Yung original driver ng Epson L120 wala. So yan, naka A4. Glossy piliin ko. So standard ko lang kasi ano lang naman to eh. Demo. Yan. Then ipiprint ko na. Ayan, adjust nyo na lang po. Ayan. So mas safe yung ganitong paraan ng pagprint ng ano, ng 250 GSM. Adjust nyo na lang po yung margin sa taas. So kayo na po magtimpla nun. Medyo dito medyo nasagad ko pa eh. Kailangan ko pang adjust yung margin sa taas. So mas safe to kaysa dun sa tinutulak. Yung piniprint mo, pagprint mo, tas tsaka mo palang itutulak. Kasi pwedeng mapuwersa yung feeder. Dun naman sa 2P system, ang magiging problema dun, pwedeng sumabit sa head. So pwedeng pagkatagalan, masira yung head mo. Kasi laging sumasabit yung paper natin. Dito sa paraan na to, mas safe siya. Ang kaya lang ang magiging disadvantage, medyo ano, babagal ka kasi kailangan mo pang mag-feed ng plain paper or ng bond paper para ma-feed mo yung 250 GSM. Pero mas safe naman yung head mo tsaka yung feeder mo. Ito po yung sinasabi ko. And medyo ito yung sinasabi ko, medyo yung margin hindi ko na ano na nababaan pa. So magtry pa tayo ng isa, ibababa ko yung margin pagkatapos nito. And kuha ko uli ng ano ng 250 GSM na ano na media. Ayun, 250 GSM. Yan, makapal siya. Adjust ko ng konti yung margin dito sa taas. Dun sa Photoshop. Yan, kung wala pa kayong pambili ng mga printer na kaya yung higher GSM at ito lang yung kaya ng budget nyo, ito yung pwede nyong paraan para makapag-print kayo ng calling card na higher GSM yung papel na ginagamit ninyo. Yan. Subukan ko lang po ulit, adjust ko. Isa pa. Yan, para makita ninyo yung techniques. So kung magsisimula pa lang tayo at medyo limited yung ating budget, yung cash natin na pambili ng printer, pwede po kayong mag L120 or L121. Yan. Pwede yung lagyan ng pigment ink, pwedeng dye, pwedeng sublimation. So yung sublimation po, hindi siya pwedeng gamitin sa mga document printing. Usually sa t-shirt printing siya. Yung sublimation, tsaka mas maganda siya sa dry fit na tela. So, mas maganda rin siya pag white, pure white yung piprintan nyo. Hindi siya maganda sa mga dark color na dry fit. Kasi, hindi nyo makikita yung design. Kumbaga, magbe-blend dun sa kulay. So, bagay na bagay siya sa white, tsaka sa mga light color, mga light yellow, light green. Pero yung kulay niya kasi, magbe-blend dun sa kulay ng t-shirt. So, ito. Pero okay naman eh. Pasok naman yung ano lahat eh. Adjust ko lang uli. Demo pa ako uli isa. Flip ako uli dun sa ano. Sa resetter ng feed paper. Tapos ilalagay ko yung 250 GSM. Itutulak ko ng hanggang sumagad. Yan, kailangan sagad.
sagad itong ulitin natin, ha. Yan. Huwag nyo lang bibitawan na ganyan kasi magpiprint yan dun sa plain paper, hindi dito sa 250 GSM. So, tulak po natin. Yan. Sagad. Sagad yung tulak. Then, iprint na natin. Adjust ko na yung ano, yung margin. Print na ako uli. Ayan. Okay na yung margin. So, ganun lang po mga ka-printing. Huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko. At pakipindot na rin po yung maliit na kampana dyan sa gilid. Para ma-update kayo sa mga video na ina-upload ko. Pakicheck na rin po yung description ng video na ito. Kasi ilalagay ko dito yung link ng resetter na gagamitin nyo. Pwede nyo siyang pang reset at saka pang feed ng makapal na papel tulad nito, yung technique na tinuro ko ngayon. So i-check nyo rin po yung mga Shopee link na yan na pwede kong ibigay sa inyo na tip kung saan yung mga bilihan ng original ink, ng kuyi ink, ng hansol ink, saka ng iba pang bagay na pwede nyo magamit sa digital printing. Ayan po. Click nyo lang po yung link dito sa ano, sa description. Ayan. I-check nyo po yung description ng video na to. Maraming salamat po. At sana po ay meron kayong natutunan sa aking video sa susunod na video uli. Ayan. Tapusin lang po natin tong uli. Ayan. 250 GSM. Ayan. Napaka-easy niya lang na feed at hindi sumabit sa head at hindi rin napuwersa yung ating feeder. Yan, maraming salamat po. Ayun nga pala, may tips ako. Huwag natin isasagad dito kasi yung printer medyo nahihirapan na dito. Bali ganito lang yung margin natin sa taas. O kaya medyo ano pa. So yun lang po. Hanggang sa muli. Goodbye.